Perfect morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at sasamahan ko po kayo sa loob ng isang oras. Kumusta po kayo ngayong araw? Kumusta po kayo today, mga kapatid? Sa mga stress po dyan, abay, lahat po siguro tayo naman, di ba, ay stress dahil po dito sa pandemyang ito. At sa araw-araw, minsan talagang nakakaranas po tayo ng stress. Halos lahat naman po, talagang natural. Sabi nga nila, di ba, may bad stress, pero may good stress din naman. Parti na nga daw po yan ng ating pang-araw-araw na buhay. Alam niyo po, mga kapatid, ayon po sa mga eksperto, kapag hindi niyo ito na-manage po properly, darating po ang oras na pwede itong maging dahilan ng inyong pagkakasakit. Dahil nga po ang stress ay may physical at mental health risk. Kaya naman, ngayong umaga, para ma-handle natin yung stress na yan, may inihanda po kaming tips para sa inyo kung paano giginhawa ang inyong pakiramdam at muling mapaganda po ang inyong mood. Tutulungan namin kayong ma-distress, mag-distress po tayo ngayong araw. And syempre, katuwang po natin ang organic acai berry. Aalamin din po natin yung health benefits. Bakit ba itong acai berry na ito ay itinuturing pong super fruit, super food sa buong mundo? Mamaya po yan. Pero for now, ang makakasama po natin, ako, siguro ito ang hindi mo makikita ng bahid ng stress sa itsura at sa mukha. Kasama po natin ngayong umaga ang ating health and beauty icon, wellness advocate, Miss Cory Quirino. Hi, Cheryl, at perfect morning sa inyo at sa lahat ng inyong mga supporters at followers. Hello po! Thank you for joining us. First time, kailangan pa magkaroon ng pandemya para makasama ka namin. sa wakas andito na ako para sa inyo. we've been requesting, sabi namin, si Miss Cory naman ang ating i-guest, kaya lang I know you've been very busy, ano. So mga kapatid, ayan na po, in the flesh. Kasama po natin si Miss Cory at inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion. Kung may mga gusto po kayong itanong, hingin sa kanyang tips, maaari po ninyong i-post yan sa aming FB page. Magtungo lamang po sa FB page ng Radio 592.3 News FM or ng Perfect Morning. At dun din po sa mga suki natin na nakikinig sa Radio 5, hello po sa inyo. Sa mga nanunod sa isa pa nating tahanan sa 1PH Signal Channel 1 at na mga nakatutok na sa FB page, well, we're gonna have a good discussion today. At gusto natin, tamang-tama, dahil weekend, Miss Cory, gusto natin mag-distress, maging stress-free tayo. Sabi ko nga, titignan ka pa lamang, walang kabahid-bahid ng stress. Mamaya, yung mga ibabahagi mo sa aming tips kung paano magiging just like you, di ba? Wow. Pero pag-usapan muna natin ang stress, di ba? Pag stress, Miss Cory, yung ano yung nangyayari sa ating katawan pag tayo nasa stress? Unang-una na diskubre na ang stress ay isang bagay o isang sitwasyon na may epekto sa ating katawan, sa ating kaisipan at ating kaluluwa. Huwag nating kalilimutan na ang ating pagkatao, ang kabuuan ng ating pagkatao ay body, mind, and spirit. Okay. So kahit anong mangyari sa buhay natin, whether positibo or negatibo, may epekto yan sa ating katawan. Kasi syempre, pag maganda ang nangyari sa buhay natin, ang emosyon natin ay napakaganda. Mataas ang ating hormones, happy hormones. May effect din yan na pampalakas sa ating immune system. Kaya sabi nila, pag na-stress po tayo, you are only allowed 48 hours, dalawang araw lang, na maging malungkot or may konting depression or anxiety. Kasi after the 48th hour, nasisira na ang ating panlaban sa karamdaman. Sa ating katawan, isipan, kaluluwa. Kahit ang isang emosyon ay hindi natin nakikita,
hindi natin mahahawakan yon, mararamdaman lang. Pero may epekto yan sa ating katawan. So there is an expression, all emotion, lahat ng emosyon ay nagiging physical. All emotion is physical. Kaya kahit malusog na malusog tayo, may disiplina tayo sa exercise, masustansya ang kinakain natin, natutulog naman tayo ng sapat na oras, 8 to 9 hours a night. So, check sa ating health checklist, di ba? Yes. Uh-huh. Pero, pag biglang nagkaroon tayo ng emotional breakdown, lahat ng mga positibo sa ating katawan na malusog o malakas tayo, babagsak lahat yun dahil sa emosyon. Yan ang hindi natin... Yes! Ngayon ko lang nalaman yan. Yes! Ngayon ko lang nalaman yan na yung epekto pala ng 48 hours lang. Kasi minsan... Alam mo na alam ko ito kasi pinag-aaralan ko ito ng mabuti. Siyempre, hindi ako doktor, pero ang tawag nila sa akin, wellness advocate. Okay. So, I like to study more kasi siyempre naman, I don't know everything. Pero ang alam ko, kung anong ginagawa ko sa buhay ko, ay pwede kong i-share sa lahat ng ating mga kababayan, no? Radyo 5 followers especially, and your Perfect Morning followers. So, every time, syempre, pandemic times, hindi natin masasabi na masaya tayo. Sobra tayong nangangamba, natatakot, marami tayong mga trauma, mga fears, mga anxiety attacks. Normal yun. So, when you have quiet time, meron ba tayong quiet time para sa sarili? Yung oras na para sa pagdadasal, pag-meditation, pag-relax lang para hindi tayo nakikinig sa mga masasamang notisya o may tumatawag sa iyo na humihingi ng pera. Ganun. Kasi syempre, maraming taong naghihirap. Gusto mong tumulong sa marami, pero paano? You are also limited, no? So, when that happens, dapat meron tayong every day, kahit 10 to 15 minutes a day of quiet time. Ang tawag nila ay me time. So, huwag mo munang isipin ang mga ibang tao, isipin mo muna ang sarili mo kasi kung hindi malakas ang katawan mo, kung hindi ka malusog, paano ka mabubuhay? Paano hahaba ang buhay mo? Lalong iiksi ang buhay mo. So, paano ka makakatulong sa iba? Exactly. So, kailangan tulungan mo muna ang inyong sarili bago makatulong sa mga iba na minamahal natin sa buhay. So, love yourself first. This is not something very egotistical because, syempre, many people are depending on you. You have your brother, you take care of your brother, you're such a good sister. I see it in your Instagram. Natouch ako. Thank you. I'm sure you take care of your family. Lahat tayo, meron din tayong mga responsibilidad. So, kailangan may responsibilidad din tayo sa sarili na maging mas malakas ang ating katawan, mas positibo ang ating pagtingin sa buhay o mga pangarap natin sa buhay. Hindi ibig sabihin na kung may pandemic, hanggang ganito na lang ang buhay natin. Kasi imposible. May isang kasabihan, when you are down, there's no other way but up. Yes, diba? Yes. Meron tayong sariling lakas. Sabi niyo nga, ngayong pandemya, mahaba-haba na yan, Miss Cory, yung stress natin, nag-level up to the max. Sobra. Diba? Sino bang taong hindi naapektuhan ng pandemya? Di po ba? Lahat tayo. Siguro manhid ka na lang kung hindi ka naapektuhan at all. Wala ka na talagang pakiramdam na tao. So yan po yung gusto nating mabawasan, mga kapatid. Yes, katulad ng sinabi ni Ms. Cory, ay hindi po ito maganda sa ating kalusugan. But eventually, not just mentally, but eventually it will really affect your physically and even your spirit. Yes. At
Para kumpleto tayo sa ating discussion, kasama na natin, of course, Miss Cathy Salimbangon. Hi, Miss Cathy. Nakahabol na siya. Hi, Miss Cory. Hi! And lahat ng viewers natin, good morning. Mukhang fresh na fresh si Cathy. Nakainom na siya ng organic atay. Yes, Miss Cory. Ayan. Kanina pinag-uusapan namin, Miss Cathy, ni Miss Cory, ito nga ang stress. Sabi ko nga, kahit nakakaangat ka sa buhay, kahit siguro kahit na sino yung pinakamayaman na tao, talagang apektado ng stress na dulot itong COVID na to. No? Yeah. And Miss Cory was saying na hindi lang mentally yan eh. Even pag after 48 hours, maapektuhan ka na physically. And even your spirit maaapektuhan. Yes, oo. Mm-hmm. At nakakahawa yun. Mm-hmm. Pag mahaba ang mukha mo, nagmumukmuk ka, umiiyak ka dyan, ayan, na, that is contagious. More contagious siguro than the pandemic, than the virus. Yeah. And then, ang masaklan yan is it will turn to you like physical manifestation, like, you know, heartache, di ba? Yeah. High blood. So, migraine. Yun ang effects. Migraine, insomnia. So, hindi ka makakatulog. Yes. So, which, you know, brings you to another stress, which is the physical stress. So, right. Di ba? Dominant effect na yan. Yun ang mahirap. Oo ka, mga kapatid. Dahil, kanina nabanggit ko na meron naman good stress eh. Pero, kadalasan ang napapahindi natin, minsan hindi natin napapansin na ito good stress, mas kasi apektado tayo at doon tayo nagre-reklamo pag bad stress na po yung ating nararanasan. Pero stress can be positive. It can keep us alert, motivated, and ready to avoid danger. Pero it becomes negative, mga kapatid. Pag yung taong nagkakaharap ng stress ay continuous yung challenges nang walang relief or relaxation between stressors. Ito na yung in-emphasize mo, Miss Cory, na kailangan every day meron tayong time to relax. Yes. To distress. To have a me-time. Dapat maging, kaya yan ang tawag dyan ay lifestyle. Kung anong ginagawa po natin araw-araw. Kaya kailangan maging maingat sa mga habits natin. Are our habits negative or positive? Makakadulot ba yan sa pagpapalakas ng ating katawan o pagpahina ng ating katawan? Siyempre, in the end, ang desisyon ay nasa sa atin. Ano ba talaga ang magiging resulta ng buhay po natin kung ang mga desisyon po natin ay napaka-negatibo? So, kailangan alamin po natin kung anong mga pangarap natin sa buhay. Siyempre, may mga pangarap pa tayo sa buhay kahit 60 or 65 or 70 years old or 45 years old o kahit may pandemya o hindi. Dapat tuloy-tuloy ang ating mga pangarap sa buhay. At siyempre, number one, kung makakamtan po natin ang ating mga pangarap sa buhay, ang ating mga panaginip, siyempre, kailangan mag-umpisa sa sarili. Pangalagaan po natin ang ating katawan. Pangalagaan po natin ang ating puso at syempre ang ating spiritual din na buhay, no? So all of that all together is a holistic at tinatawag na holistic approach. But syempre each one affects the other. May connection 'yun eh. So paano tayo mag-uumpisa? Syempre sa ating katawan. Pero bago tayo magsasabi sa sarili na I want a healthier body. I want to live longer. I want to be more beautiful. I want to have more energy. Siyempre, mag-uumpisa sa ating isip yun, sa ating kaisipan, no? You have to make a conscious decision now, today. It's never too late, never too late. When you make a decision in your mind, siyempre, ayun na, may commitment ka na sa sarili. Sa inyong kalusugan. Take care of your body. Kasi kung hindi malusog at malakas ang ating katawan,
ano ang mangyayari sa buhay natin at sa mga minamahal natin sa buhay at sa lahat ng mga panaginip at pangarap natin. So we'll start with what we have, what the Lord gave us, our body. Our body. Mga kapatid, simulan po natin ang pagdi-distress. Let's reduce the stress we're feeling right now and paano din ba natin mabuboost ang ating immune system. Ilan po ito sa ating pag-uusapan with Ms. Cathy Salimbangon and of course, Ms. Cory Quirino. Sumali po kayo sa aming discussion, mga kapatid, at sa mga papipili po natin, hindi mawawala ang regalo po para sa ikabubuti ng inyong immune system. Lima po ang pipiliin natin every time na organic acai berry day natin dito sa Perfect Morning, Ms. Cory. Nagbibigay tayo ng organic dried capsule para sa ating mga kapatid. 1 month supply po yan na inyong matatanggap. Mag-post po kayo ng inyong mga katanungan sa aming FB page. 10:15, konting break lamang po tayo. Mag-aaral po ang Perfect Morning katuwang ang organic acai berry. Nagbabalik po kami dito sa Perfect Morning. Katuwang po natin ang organic acai berry. Kompleto po kami. Of course, Ms. Cathy Salimbangon, and also ang ating wellness guru. Ayan, wellness advocate, Ms. Cory Quirino. Pinag-uusapan po natin, mga kapatid, ang stress na ayaw natin dahil may mga pwede ng epekto po ito sa atin physically, Ms. Cathy and Ms. Cory. Actually, itong stress, in our generation, this is the highest level na stress ang na-experience ng mga tao worldwide. So it's 86% of stress level. So that's very high, no? And that's why it's very important for us to discuss on this. Kasi one way or another, we are affected by this pandemic. Whether mama ka, papa, mga bata, of course, they're contained in the house, diba? Mga lola. So, that's good that Ms. Cory is joining us right now kasi expert talaga si Ms. Cory sa yung distress. No? Sabi ko nga, walang bahid ng stress, di ba? Very katutak na meditation yan at prayer at alam mo, gumagawa rin ako ng affirmations araw-araw. At nakikinig ako sa mga inspirational songs para lalong parang kumakanta rin ang aking puso, di ba? Mm-hmm. So, yun. Kailangan talaga pakainin din natin kung anong masustansyang pinapakain natin sa ating katawan. Ganun kasustansya din ang pinapakain po natin sa ating puso at kaisipan. Kailangan ganun holistic ang approach, hindi rin pwedeng physically lang. Dapat mentally, emotionally, and then your soul also kailangan ay malusog din. At ang daming mental issues ngayon, ha? Kasi depression has gone up. Yeah. Because of this pandemic. Oo nga. That's why nga, sa ibang bansa, they were trying to weigh whether to lock down or not. Kasi if you're self-isolated, di ba, parang the depression will be very high. And then there's suicide after that. So, and then yung abuse, no? Yung psychological abuse, emotional abuse, mataas din ngayon. So, this is a very good topic, actually, no? Para talaga matutunan ang lahat. At may mga pagkain na nakakapag-relax sa ating utak. We have to think about brain health. May mga pagkain na ganun, na hindi natin alam, napakasimpleng pagkain. Pero ang pinaka-makapangyarihan ay mga berries. Lahat ng mga berries, merong sustansya yan. Pero pinakamataas sa lahat ng mga berries ay ang acai berries. Oo nga. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi, Ms. Cory, napakaliit na piraso ng prutas
Tapos napaka, paano ba? Sustansya. Ano ba yung, oh, pero mapakla, di ba? Yung, hindi mo siya makakain ng parang ibang berries na pinapakakain. At saka very, it's rare. It's only grown in Brazil, yeah. Ano po? Yes, in the Amazon forest. Pero napaka-sustansya. Pero bago po natin pag-usapan yan, sabi nga natin yung stress na nararanasan natin lahat. Eh, kasama po tayo? Oo, kasama natin si Jeff Vasquez. Ayan, meron tayong kasama sa kakasuntuhan. Jeff. Hello. Hello po. Hi, Jeff. Ayan, good morning. Kasi sabi natin, lahat tayo nakaranas ng stress. Si Miss Cory, kahit walang bahid yan ng stress, naramdaman niya rin ang stress na dulot ng pandemya. Ano? Hindi ko nga po nakikita. And Jeff, pero makipagkwentuhan muna kami sa iyo. Give us a background. Saang industriya ka, nagtatrabaho, at ikaw ba apektado nitong pandemya? Yes, bago lahat, good morning po sa inyo lahat. Perfect morning po para sa inyo lahat. Ako po si Jeff Vasquez. Isa po akong stand-up comedian, singer po, sa Punchline at Laughline Comedy Bar before. So, ngayon pong pandemic, masyadong malaking unos ang nangyari sa aming mga performers. No? Lahat ng mga stand-up comedians, lahat na po, magmula po sa pinakasikat hanggang sa mga baguhan lamang na comedians na nagtatrabaho sa comedy bars, ay talagang tinamaan ngayon ng ganitong grabing pagsubok sa aming lahat. Kasi marami na po ang nagsara, marami na po ang hindi na kinaya. So, lahat kami affected at gumagawa ng paraan para lumaban sa buhay. Oo nga, may mga comedy bars na ako narinig na tuluyan ng nagsara. Pero with Punchline and Laughline, ako, suki-suki ako dyan. Alam mo, Jeff, isa kayo sa nagpapawala ng stress ng mga tao. Kayo ang puntahan. Yes. Naalala ko noon, every time at the end of the week, ano, nasa kabilang channel pa ako noon, and the same to all of that. At pag kami, magkataibigan, ay, magtanggal tayo ng stress. Pupunta ako. Wala pa nun sa TV siya, no? Si Vice Ganda. Alam niya na pinupunta ko at pinapanood ko siya. So, okay din ako niyan. Pero it's sad to know na ganito nga yung epekto sa mga kapatid natin sa entertainment industry, particular sa mga stand-up comedian. Yung sa Punchline ba and sa Laughline, are you saying also that we're closing or we're just waiting na paiyak nasa MECQ or payagan na muling buksan ang mga comedy bars? Sa amin po, definite na pong nakarating sa amin, confirmed po na ang Laughline po will not be opening na kahit na magbalik na po sa ano. Oh my God. Kasi nakatanggap kami ng ganong klaseng news na hindi na po talaga siya magbubukas ulit. Pero ang Punchline po, since ang may-ari po ng place na yon ay yung mismong may-ari. Yung mismong lot ay may-ari mismo ng Punchline. So there's a big possibility. Baka po ang Punchline will still be there pag nagkaroon na po ng kaluwagan sa entertainment. Stress na yan, ano? Sobrang stress. Oo. Gaya nga na sabi nyo kanina, Miss Cheryl, kami nagtatanggal ng stress, pero actually, madalas kami ang stressed. Alam mo yon, hindi lang nakikita talaga sa stage, but sa, more often than not, kami yung talagang nakakatanggap minsan ng maraming stress sa buhay. Kasi marami kami ding mga pinagdadaan, marami din kami iba-ibang story ng buhay namin. Bago kami sumampan ng stage at makita nyo kami masayang-masaya, but pag kami po ay bumaba na ng stage at harap na kami sa totoong pamilya at buhay namin, ang daming stress. Kasama talaga sa buhay natin, ano? Nadagdag pa itong pandemya. Ano yung mga naramdaman mo, napansin mo na teka, nag-level up ang stress ko? Oo po, totoo po 'yan. Alam niyo po, nalulungkot po ako kasi marami po akong kasamahan sa industriya ng
comedy bars na talaga pong sobrang down na down ngayon. Hindi ko lang po ma-name drop ang lahat ng names nila, pero ang dami pong mga sumusuko na po. Ang dami na nagkakasakit na yung iba. And ang totoo nga po niya, iba namin kasama, nagkakasakit na. Nagkakaroon na sila ng depression na bakit ganito, sa isang iglap binawi lahat sa atin, parang last week parang ang saya-saya natin, ang dami nating pinaghuhugutan ng pinagkakitaan, pero ngayon lahat tayo, kahit saan tayo bumaling, wala, as in wala. Patuloy ka namin makakasama, ha? Huwag kang bibitaw dahil mag-iipot lamang ako ng konti. Pero Miss Cory, ito yung sinasabi mong ang daming question, hindi lamang mentally pati yung kanilang soul na apektuhan na. And physically, sabi mo nga, Jeff, nagkakasakit na. Dahil ito po yung mga health problems, mga kapatid, na maaaring ibulot ng stress. Depression, anxiety, yung autoimmune diseases, mapapansin mo pag nasistress ka, di ba? Lumalabas, minsan nagmamanifest sa ating balat, nagkakaroon tayo ng rashes, nandyan. Digestive problem, pwedeng maidulot po niyan. Heart disease, weight problems, at yung thinking and memory problem. So ito po yung mga dulot ng stress. Sa ating pagbabalik, i-guide natin si Jeff, Miss Cory, and Miss Cathy, at yung mga katulad pa ni Jeff na dumadaan sa stress, paano maiibsan? Kasi hindi naman ganun kadali na sabihin natin kung pwede lang natin i-erase yan and i-magic na mawala yung stress. Why not, diba? Pero paano natin matutulungan? Yan yung sinabi mo, Miss Cory, kailangan mo tulungan yung sarili mo kasi walang ibang tutulong yan. Mga kapatid, maganda po at masarap ang ating discussion. Again, baka po kayo ay may mga katanungan. Join us in our discussion. You may post your questions sa aming FB page. Ito po ang Perfect Morning, katuwang ang organic acai berry. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami. And we're back here sa Perfect Morning at katuwang po natin ang organic acai berry. Kala mo, Miss Cory, go lang. Ako, andito yung akin. Cheers tayo. Oh, ang aking nasa fridge. Oh, ako nga, malamig-lamig pa. Oh, meron din. Meron ako. Iinom nga ako, magto-toast sa good health. Ay, hapo. Kasi nasaan ang ino? Kunin ko muna, saglit. Ay, umalis din talaga. Oh, sige, baka. Kukuha lang din ako. Oh, sige, go ahead. Pero Miss Cory, pag-usapan natin yung warning signs ng stress. Pag nasa-stress na tayo, kasi di ba, kanina bangit natin, may good stress naman, but most of the time, nagiging bad siya. When it's becoming a bad kind of stress, ano yung mga warning signs yan sa atin? I think ang unang-unang warning sign na napaka-common sa ating lahat ay headache. May headache. Tapos may palpitation. Nararamdaman na shortness of breath na isa sa mga sintoma ng coronavirus. Shortness of breath, di ba? O minsan biglang nagkaka-allergy tayo na hindi natin maintindihan kung bakit. Mm-hmm. O tapos yung panghihina ng katawan. Yeah. Or nawawalan tayo ng ganang kumain. Ayun. Na sintoma din ng coronavirus. At saka yung GERD, di ba? Yung gas pains. Insomnia. Yes, correct. Ikaw, Jeff, ano yung mga naramdaman mo physically, yung physical manifestation sa'yo na yung stress level mo medyo tumataas? Ito yung naramdaman ko lagi talaga. Ito na yung time nung nagsimula talagang, totoo na talagang wala nang work. Nagsimula ito siguro after a week or two na parang namimiss ko na yung ginagawa ko pero hindi ko na kayang gawin. So, ang stress levels ko, parang hindi na ako masyado nakakatulog eh. Kasi lahat ko iniisip na dapat ganitong oras nagtatrabaho na ako eh. Ba't nandito ako sa kwarto? Parang ganun. Parang totoo bang nangyayari to? Tapos
ang dami nang nangihiram sa iyo ng pera dahil yung ibang mga kamag-anak, syempre umaasa din sila sa iyo na kailangan namin ng ganito and na-stress ka. Okay, mabibigyan ko sila na siguro ng isa at pangalawang business. Sabi ko, paano na yung mga susunod? Paano nakaipon ka naman, pero hanggang kailan ito tatagal? Parang, ang hirap isipin. Naapektuhan ka ba? Nasisira din ang complexion, ha, Cheryl? Nasisira din yung complexion ng mga ibang tao. Merong acne breakout. Yes, I'm sure. Ako pag nasistress ako, nagkakaroon ako ng rashes. Totoo. Nagkakatikate. So, relax. Kakausapin mo yung sabi mo. Kailangan mo. Ay, totoo. Hindi po. Kalma. Oo, kalma. Kasi kung... Yan, pero, go ahead, Ms. Cathy. Pag stress ka kasi, yung cells mo will inflame. So, yung body mo will secrete cortisol, which is the stress hormone. And then all the cells mo, general. So lahat ng cells natin, nag-i-inflame. That's why sometimes, you know, yung mag-GERD ka, because it also, yung stomach natin will increase more acid pag stress ka. Exactly, oo. So yung stomach, diba? And yun, may acne because it's inflammation, yung heart mo. So, it's not really good na we are in a position na, na stress ka. So, dapat ni Cory, yung sabi mo, mag-distress talaga. Tama. Mm-hmm. Ikaw, Jeff, how did you handle your stress? Kailangan talaga mentally, dapat malakas. Kasi ako, talagang survivor din po kasi ako eh. Kasi I've been parang independent na ako. Simula nung tumutunga ako ng 16 years old ako. Magmula nung kumanta ako nung 16. So, until now, ni-apply ko sa sarili ko yon na nangyari itong katotohanan na to, na kailangan, ito yung time na dapat talaga, survivor ka talaga, dapat talaga palaban ka. You have to be really prepared in everything na nangyayari ngayon. Although, hindi ako prepared sa pandemic na to, pero kailangan mong ibalik yung sarili mo sa focus, tamang disiplina at i-focus mo para hindi mawala ang iyong kaisipan ba? Kasi baka madala ka sa sistema. And tama yung sinabi ni Miss Corina, yung skin mo, kasi nung first month ng pandemic, nag-outbreak yung ano ko, nagkaroon ng ano yung pimples and everything. Acne. Parang acne, oh yes, tama po Miss Cory, yun po ang nangyari. So, yun ang nangyari sa akin nung first month ng pandemic. Nasabing natin, wala namang handa eh. Wala namang naging handa dito sa pandemyang ito, ano? Buti na lang, mukhang naka-recover ka na kasi ang ganda-ganda na ng complexion mo. Parang healthy na ang skin. Kasi inuminom na siya ng Asahi Organic. Opo, malaking tulong sa akin ang Asahi Organic Asahi Berry. Kasi, how did you learn about that? How did you discover? Curious actually ako. Miss Cheryl, I've come to know about this product nung ako po ay nag-host mismo ng isang event ng Asahi. Christmas party po nila ito eh. I remember. Hi. Ikaw yung host? Yes, no, ako po yun. I've come to know about this product dahil po sa mag-asawang may-ari ng Asahi Berry. Ayan na. Organic. Ayan, Miss Cass, ito no. Ayan. So, yes, kayo nga po yan. Yeah. Oh my God! Nakakatawa kayong dalawa. Ayan. The timing. Diba? Doon ko po nalaman ito. Get up kasi siya that time. Yes. Tapos doon ko po nalaman ang kasi nagtanong ako, ano po yung Asahi Berry na yan? Kasi I've been hearing so much about the product. Sabi ko, ano ba to? Eh since na yung host ko yung Christmas party, kailangan alam ko yung ano bang product. Benefits. Ano ba? Yes. So kaya mas madali ko siyang mai-explica sa harap ng tao. Tapos binigyan ako ng isang bottle nito nang kumuha sa akin sa event. So sabi ko, nung tinry ko, ang galing kasi nung tininan ko yung benefits na makukuha, na nakakapag-neutralize kasi siya ng yung mga free radicals sa katawan natin, yes. Antibodies. So nakakatulong siya
yung cholesterol levels ko bumababa. So parang masaya at saka nakakapag-glow na skin. Tama, sabi ni Yes, gumaganda ang kutis. Oo, nakakabata, 'di ba? Correct. Parang hindi stress tignan eh. Naka-recover ka. Naka-recover po. Meron ka ng glow. Yes po. A shine berry glow. Kaya yung agent po ninyo na nagbibenta nito, I always call him. Tapos every, kumukha talaga ako 2 bottles lagi. So, sabi ko, Mark, bigyan mo ako nito, Mark. Kasi kailangan ko siya. Nakakatulong po siya talaga, promise. That's good to know. Kasi, ano ang meron dito sa... Kung titignan nyo mga kapatid, kulay nga siyang tsokolate, pero hindi po siya tsokolate. Ayan. Ayan, kompleto na pala tayo lahat. Kompleto na ako. toast na tayo. Ikaw, maglalagay muna si... Ayan, maglalagay muna si... Okay, toast po tayo. Yes. Good health. Ayan, to good health. Good health. Sarap, mm. Diba? Yummy. Sarap. Sarap. Okay. Hindi siya kagaya ng mga ano. Oo, na ayaw mong inumin, diba? Ako, I make it pag ano. O yung bigote, teka muna. Minsan dinagawa ko siyang salad dressing. Maiba naman. Napapasarap po ang ating kwentuhan. Pag-usapan natin yung health benefits. Mm-hmm. Ito po nga acai berry sa pagbabalik po ng Perfect Morning. Okay, bibitaw. Nagbabalik po kami dito sa Perfect Morning. Katuwang po ang Organica Acai Berry. Okay, Miss Cathy and Miss Cory, ano po ang health benefits nito ngang itinuturing na super fruit, super food na acai berry? Unang-una yung... Tingnan natin yung kulay ng acai berry, ha? Eh? Okay lang, you want to start, Cathy? Okay, itong organic acai berry, very high in antioxidant, di ba? So, kanina na-discuss natin what stress do to your body, which is inflammation. So, nag-i-increase na inflammation. It secretes acid in your stomach. Now, the acai berry is very high in antioxidant that fights inflammation. No? And ang free radicals kasi, ito yung nag-gagawa ng mga hindi maganda sa katawan natin, sa cells natin, yung acid. Mm-hmm. So acai berry is a alkaline, kasi berry siya, so alkaline. So nag-neutralize siya. And at the same time, if you have cell damage because of inflammation, the acai berry has very dense nutrients like vitamin A, B, C, D, E, and other nutrients like iron, potassium, magnesium, calcium that helps on the repair of your cells. That's why, makita mo, nagtatanggal siya ng free radicals. At the same time, it repairs the cells that has been damaged because of inflammation. So, parang dual action, no? And maybe Miss Cory has something to add as well. Okay. Sa larangan ng prutas sa buong mundo, pati na rin sa mga gulay, merong sinasabi ng mga eksperto, yung mga batikan, na tungkol sa sustansya ng pagkain. Ang tawag nila doon ay oxygen radical absorbance capacity or ORAC value. Lahat ng mga buhay na pagkain, syempre gulay at prutas, meron siyang ORAC value. ORAC value, ibig sabihin, kinakain niya o meron siyang kapangyarihan na tanggalin or kainin, if you like that, kainin na lang ang mga free radical sa loob ng katawan. Lahat ng mga prutas merong ORAC value. Kumbaga sa mga superheroes, sino ba talaga ang pinaka superhero? Ito yung acai berry, ang pinakamataas sa ORAC value sa buong mundo. Wow! Yes. So pag ininom po natin yan, ayan, ang unang ginagawa niya ay kinakalaban niya yung inflammation
na naniging sanhi ng karamdaman. Si Jeff, Miss Cory. Pati yung na dinudulot ng stress na ayaw natin. Diba? Oo. And kanina po, we took it kasi may mga nagtatanong na isang shot daw. Kasi ng everyday one shot lang ba? Kasi ako, ang kapatid ko, si Emil, two shots siya a day. When he wakes up in the morning and before he sleeps, kaya yata rin, Miss Cathy, yung kapatid ko, ang lusog-lusog ng mga braso. Hindi yes. Nagkakasakit. Pagmahal natin, minamahal natin ang ating mga minamahal sa buhay, ang pamilya natin, mga kaibigan natin. Siyempre, kailangan dapat maging malusog sila, at ang pinakamagandang regalo sa kanila ay the gift of health. Yeah. Yes. Organic acid ang unang bibigay ko. Ako nga, kahit maubusan na ako, basta wag maubusan yung kapatid ko eh. Yan ang bilang ko. Tama. Kaya pag konti na lang sasabihin ni Manang, kailangan na nating bumili kasi konti na lang, hindi ka na pwede dito, ha? Kailangan mo sa iyo na yun, di ba? Yeah, I told you to take care of yourself first. Alam mo rin, pati yung mga apo ko, one is 8 years old and the other one is 20 years old. Silang dalawa, naging ugali na nila at araw-araw na uminom ng asay. Sila mismo nag-detect sa akin, Mita, I have no more organic Mita. Ayan, gusto ayan. That's good kasi tinatanong din, ito nang nakatutok sa atin ngayon, si Nessie Cylon Molina, pwede po ba sa mga bata, edad 7 years old? Madalas kasi inuubo at may sipon yung aking anak. Sana po masagot kasi yan lagi ko iniinom, kaya nagtatanong sa akin yung si Casey daw. Ayan. So pwede. Pwede. Actually, itong acai berry, it's a staple food in Brazil. So sa Amazonia, sa Amazon rainforest, ito yung kinakain nila. So mga bata, kagaya sa atin dito like rice, it's a staple food dito, di ba? So talagang it's safe for children. Yun na nga eh, this is the supplement that you put it in the table that everybody can take it, no? From mga apo, sa parents, sa lolo, sa lola. Yes, it's very safe naman. Yeah. My grandchildren have been on it for more than siguro 5 years na. That's good. Ayan, si Aris Encinares, kapag ina-atake ng stress, bumibilis ang tibok ng puso. Baka pinagdaanan mo to, Jeff. Ayan, bumibilis ang tibok ng puso at pinagpapawinsan ng malamig. Ano ba ang mabilis na pampakalma? Jeff, anong ginawa mong pampakalma bago natin kunin ng advice ni Miss Cory at ni Miss Cathy? Ako po pag ina-atake ako ng ganyan, kasi may ganyan na rin ako eh, sa edad ko rin. Ina-atake din ako ng ganyan, yung parang bumibilis ang tibok. Anxiety, especially pag during night time, pag ikaw na lang mag-isa sa room. And, hindi ka nag-iisa. I feel that yes. too, Jeff. Yes, dahil pag pinatay mo yung lights mo, tapos anday mo pa rin iniisip habang nakahiga ka na, parang you suddenly feel na parang iba yung naramdaman ko. Ang ginagawa ko, I just lie down again, tapos pinipigit ko lang yung mata ko, inom ako ng tubig, and then inaalis ko yung mga negative thoughts sa mind ko, tapos inisip ko lang yung mga maayos at mga gandang nangyari sa buhay ko. Yun, unang-una yun. And if you are taking something na parang pampasuppress, no, like kung meron kang mga maintenance, i-take mo yun regularly kasi importante rin yun. Kasi importanteng masaya yung iniisip mo, at para ma-divert yung mga naiisip mong masama into something good. And then eventually you will feel calm at mararamdaman mo na okay ng lahat. Ang asahi, may pampasarap ng tulog eh. Ang organic asahi, yes. Perry, ay mas masarap ang tulog mo when you take it eh. Mas kalmado ka at mas malalim ang tulog. One thing pong na-notice ko about asahi organic is hindi talaga ako nagkaroon ng sipon ulit. I mean, ang tagal-tagal ng panahon na hindi ako nagkaroon ng cough, sipon. Hindi ako masyadong nagkakaroon ng ganyang mga mild na mga sakit. Wala.
Wala akong nararamdaman na gano'n. Bawal magkasakit. Exactly. Ang hirap na ngayon. So talagang it helps also boost your immune system, which what we need right now, actually, no, ito yung pinaka-importante, boosting immune system. So, Miss Cory, ayun, panghuli, yung how are we gonna deal with stress? How can we reduce stress? Okay, si Jeff ay isang komedyano, di ba? Okay, yes, ma'am. So, that means that you make people laugh. Correct? Yes, I do. So, kahit wala kang audience, at para sa lahat ng ating mga kaibigan, ito, kailangan gumawa rin ng laughter therapy para sa sarili. Mm-hmm. Pilitin natin na tumawa. Exactly. Because there are new studies now, pag pinilit natin ang ating pagtatawa, we actually exercise the brain to release feel-good hormones. Yes. So kahit wala tayong nararamdaman na kaligayahan, let's say, nasa kalagitnaan ka na ng kadiliman ng inyong mga iniisip, pilitin mo talaga ang sariling tumawa. Try it lang. Pilitin mo. And you know what? Your brain will release the feel-good hormone. Kung ayaw mong gawin yun, ang gagawin natin ay meditative breathing. That's the easiest way. So umupo tayo ng komportable. Ayan, don't cross your arms or legs. Ayan. Tapos, kung meron kayong relaxing music, mas mabuti. Pero kung hindi, ipikit ang mga mata. Tapos, mag-inhale tayo. Hold your breath. Bagalan po natin ang ating paghinga. Tapos, exhale slowly. Ang count yon ay inhale 5 counts, hold 3 counts, exhale 5. Pag ginawa po natin yan ng 10 beses lang, na paulit-ulit na meditative controlled breathing, ang unang mangyayari ay magiging mas kalmado ang puso mo. Tapos yung isip mo ay magiging mas relaxed. This has been proven scientifically already. Yung meditation. Relaxation. Meditative breathing. Miss Cory, Miss Cathy, and Jeff. Sorry, wala na tayong oras. Pero we're gonna have you again. I hope we can have you again, ano, Miss Cathy, si Miss Cory, at ipagpatuloy natin itong ating discussion na ito. Yes. Yung mga winners po natin, si Crisane de Mesa, Lenny Martinez, Geraldine Amantillo, Aris Encinares, and si Nesia Molina. Congratulations po sa inyo. Pasensya na po't nabitin kayo sa aming discussion. But for sure, we're gonna have a part 2 of this. At sana po'y nag-enjoy kayo. Miss Cory, maraming salamat, Cheryl. I love you. Maraming salamat po. I love you too. Thank you, Jeff. Thank you, Miss Cory. Thank you, Cheryl. Mabuhay po tayo. Miss Cory, thank you po. Miss Cathy, ang Pangulo, General Community Quarantine, Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Zamboanga City. Nasa ilalim na siya ng GCQ. Salamat. Ayan. The rest of the country, modified general community quarantine. Wow. So, we'll see you again, mga kapatid. Again, thank you. God bless. God bless and stay safe. Bye, Miss Cheryl, Mike, Miss Cory, bye, Jeff. Bye-bye po, Miss Cathy. Bye-bye po.